Magluto naman tayo ng chicken tinola. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Kailangan nating igisa yung manok, pati yung ibang mga sangkap. Kaya naman nagpapainit lang muna ako ng mantika dito sa isang cooking pot. At sa oras na uminit na to, ilagay na natin yung bawang. Igigisa ko lang ito hanggang sa mag-umpisa ng maging kulay brown. Ilagay na natin yung sibuyas. Ito'y sibuyas na dilaw na chinop ko lang. Igigisa ko lang ito ng mga 30 seconds pa. At ilagay na natin yung luya. Once na malambot na yung sibuyas, pwede na rin natin ilagay yung manok. Hiniwa ko lang itong manok into serving pieces. Nasa sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gusto ninyong gawin sa manok. Niluluto ko lang yung isang side, yung nasa ilalim, hanggang sa maging light brown. At binabaligtad ko itong manok para yung kabilang side naman yung maluto. At once na mag-brown na yung parehong side ng manok, ginigisa ko lang ito sa patis. Ito na yung patis. Igigisa lang natin ito ng mga isang minuto. At makalipas ang isang minuto, ibubuhos ko na dito yung liquid na magiging sabaw nitong ating chicken tinola. Pagdating sa liquid dito sa ating chicken tinola, yung pinakasabaw, ang gamit ko ay yung hugas bigas. Pero pwede rin kayong gumamit ng regular na tubig lang o ng chicken stock or chicken broth. Nasa sa inyo yan. Pabihayaan lang natin kumulo. At once kumulo na, kailangan pa nating ituloy yung pagpapakulo dito sa manok. Nang mahinang apoy lang ang gamit hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Kaya hahaluin ko lang muna ito at itutuloy natin ang pagluto ng mga 40 to 45 minutes. And at this point ay malamot na yung manok. Magdadagdag lang ako ng konting liquid pa. Mas masarap kasi sa tinola yung maraming sabaw. Papabayaan ko lang itong kumulo uli. At once na kumulo na, ilalagay ko na yung papaya. Ito'y hilaw na papaya na hiniwa ko lang into wedges. Pwede kayong gumamit ng sayote as an alternative ingredient sa papaya. Lulutuin ko lang ito ng mga 8 minutes pa. And after 8 minutes, luto na tong papaya at malambot na. Haluin lang natin sandali. At titimplahan ko lang ito. Maglalagay lang muna ako ng ground black pepper. At ihanda na rin natin yung ating green leafy vegetable. Para sa recipe na to, spinach ang gagamitin natin. Pero pwede kayong gumamit ng dahon ng malunggay o ng dahon ng sili. Papabayaan lang natin itong maluto na mga isang minuto pa. At ngayon ay titikman na natin yung sabaw. Kung kulang pa ng patis, pwede natin itong lagyan. Ahaluin ko lang ito. At ready na to para iserve. Ito na ang ating chicken tinola. Tara, kain na tayo!